Hello, magandang araw po sa inyong lahat at sa ating mga subscriber ng The Philippine Expose Channel. Maraming salamat po sa lahat ng mga subscriber natin na bagamat ko konti ang ating video at hindi weekly na nasusunod na nakakapag-upload ako, ay andyan pa rin po kayo at nagsasubscribe at pinanood ang ilang mga video na upload natin. Uunahin ko lang po ito muna ngayon topic na tungkol sa visiting course agreement. Kasi para sa akin, tayong mga Pilipino ay dapat makialam dito sapagkat tayo ang hindi naman ng Pangulo lang, hindi ang Vice Presidente lang o ang mga Senator o Congressman ang maaapektuhan kapag may nangyari o kaya natuloy o hindi natuloy. Lahat tayo ay affected. At lalo na yung sinasabi ng pangunang ating Pangulo, parang kung papakinggan lang natin maigi ay napakaganda. Pero, ayun nga, kapag may sinasabi ang ating Pangulo, dahil nga lang sa politika, dahil sa away ang politika na yan, dahil yan ay sinabi ni Duterte, yan ay sinabi ng Dilawan, ay nagigiging hindi na maganda. So ngayon hindi na natin masyadong nauunawaan kung ano ba talaga yon. Ngayon sana kayo po iniimbitahan ko na sana pakinggan natin kung ano talaga yung sinabi ng ating Pangulo, hindi yung kasi natatandaan natin ano, 'di ba, nung Friday ay naging malaking issue na naman ang sinabi ng ating Pangulo dahil sa pag-aakusa niya sa Estados Unidos ng pagmamalabis sa ating bansa at pahayag na dapat munang magbayad ang Amerika kung gusto nilang ibalik ang visiting force agreement sa Pilipinas. Siyempre, unang-una nang pumiyok, unang-una nang nagbigay ng kanyang mensahe ay ang ating Vice Presidente. At kanyang ikinumpara sa extortion o pangingikil ang pahayag ng ating Pangulo. At dahil doon, hindi nagustuhan ng ating Pangulo at kanyang isa-isang sinagot ang mga paratang ng ating Vice Presidente. So, narito ang ilan sa mga sinabi ni Vice Presidente Robredo sa kanyang weekly program. Parang extortion lang. Parang ano eh, parang criminal eh. Kung gusto mo nito, magbayad ka muna. Ayon kay Robredo, dapat may matibay na basehan ang tuluyong paglayo ng bansa sa visiting force agreement. Lalo't matagal nang magkaalyansa ang dalawang estado. Ayon pa kay Vice Presidente Robredo, hindi dapat maging basehan ang pera para tumatag ang relasyon ng Pilipinas sa ibang bansa. Kung ating pakikinggan, kung ating iisipin, maganda naman ang layunin ng ating Vice Presidente. Nais lamang niyang maging maayos ang relasyon ng ating bansa sa Estados Unidos at huwag masira ang matagal nang naging magandang relasyon. Pero pakinggan po natin yung mga sinabi ng ating Pangulo. Ito naman si Robredo Abogado. I can't forgive Lacson because he is not. They should look at the Constitution. The Constitution of the Philippines provides that the foreign relations or foreign policy is vested in the President alone. Siya yung kaisa-isang, I happen to be there, ano ang policy gusto niyang ipalabas for the Philippines is vested in the President and not with the Senators or the Vice President. So at least yung sabi nila na extortion, well, I can forgive Robredo. Every time she opens her mouth, talagang when she forgets that she's a lawyer, and being a lawyer, she should know that the Constitution says that, that is my function. It is not their function. At kung anong gusto kong sabihin para sa aking bayan, may purpose yan. Hindi kasi nila alam. Na alam ko noon na meron tayong binili na arma sa Amerika. It took them years to deliver. Napakinggan natin mga sinasabi ng Pangulo. Ating suriin, magbasa rin tayo tungkol sa visiting force agreement, yung kanilang mga base, yung kanilang mga agreement sa iba-ibang bansa. Suriin din natin, no? Kagaya nga ng nasabi din ni Secretary Harry Roque na kung ang Pakistan, Turkey, nababayadan ng mga bilyong dollars, kagaya ng 30 billion, bakit ang Pilipinas ay 3 million lang? Samantalang, totoo din yung sinasabi nila na kung magkaroon talaga ng Cold War, apektado tayong lahat eh.
tayo yung mawawalan ng makakain, tayo yung maaapektuhan mula sa kuryente, sa elektrisidad, sa lahat, sa water, sa lahat ng yan. Kaya dapat lang naman talaga na yung perang binibigay ng Amerika o ibabayad, o dapat lamang sila talagang magbayad ng malaki upang paghahanda para sa ating mga maaaring mangyari sa mga hindi magandang mangyayari. Kaya sana lang, magbasa tayo, pag-aralan natin, huwag tayo basta-basta magbibigay ng mga opinion na hindi natin talaga alam kung ano yung ano. Iwasan muna natin na dahil lang sa diehard fan ka ni Robredo, ayaw mo nang pakinggan yung sinasabi ni President Duterte. Dahil lamang sa diehard fan ka ni President Duterte, ayaw mo nang pakinggan yung sinasabi ni Vice Presidente Robredo. At ang pinakamaganda pa na alam ko na napakaganda para tunay na maging maayos ang ating bansa at ang usaping involved ang ating bansang Pilipinas, ay hindi sa social media, hindi sa mga kamera, magsasalitaan, magpapalitan ng mensahe, ang Pangulo at ang ating Vice Presidente. Siyempre, di ba, Vice Presidente ka, dapat ikaw ang unang sumusuporta sa kung ano man ang gusto ng ating Pangulo. Lalo na kung ang alam mo naman ay para naman to sa kapakanan ng ating bayan. Bago sana na humusga, bago sana magbigay ng opinion, kausapin, bakit hindi mag-usap ng maayos, pag-usapan, magkaroon ng meeting. Yun ang alam kong tamang paraan para maging maayos at maging maganda. Hindi yung politika na agad dahil, yan nga, nag-aspire na maging presidente or hindi man, ayaw niyang maging maganda ang takbo ng pamumuno ng presidente. Hindi dapat ganun. Dapat ay maging maayos tayong lahat. Ang ating bansa, yun ang isipin ng bawat isa, kahit na yan ay Dilawan, kahit na yan ay Baka Duterte, o kahit na ano pa yan, kahit na anong political party pa yan. Ang dapat na laging isipin natin ay ang kapakanan ng buong bansa, hindi kapakanan ni Duterte, hindi kapakanan ni Robredo, kapakanan ni Bongbong Marcos, o kung sino pa man yan na iniisip natin na pwedeng maging presidente. Ang isipin natin kung ano yung kabuluhan ng ating sasabihin, kabuluhan ng kanilang mga sinasabi, upang matiyak natin na tunay na makikinabang ang mamamayan, hindi ang bulsa ng mga bawat isang siyang nakikipag-ugnayan. At para sa akin, ano, hindi naman ako maka-Duterte, pero dun sa mga tinuran ng ating Pangulo, nakikita ko naman yung sinsilidad niya na ang nais niya talaga, nais lamang niyang makinabang ang Pilipino sa perang ibabayad ng mga Amerikano, at dapat lamang talaga na paghandaan natin yung maaaring wars na mangyari sakali magkaroon nga ng Cold War, magkaroon ng hindi maganda. Dapat lamang na meron tayong naitatabi para sa mga sakunang mangyayari. So yan, kayo po ay open din na mag-comment ng inyong mga saloobin, kung ano yung masasabi nyo tungkol sa sinabi ng ating paratang ng ating Vice Presidente, at kung ano naman yung sinabi ng ating Pangulo, at kung ano talaga yung saloobin nyo sa Visiting Force Agreement. Kayo ba ay agree na dapat magbayad ang ano? Although sinabi naman ng ating Pangulo na hindi lang naman pera ang sinasabi niya. At totoo naman, maraming bagay, maraming aspeto na dapat gawin ng Amerika para maprotektahan ang mga Pilipino. So hanggang sa susunod po, tatalakay pa rin po tayo ng mga iba nating mga mahalagang issue ng ating bansa. At sa muli, sa mga susunod, masusubaybayan nyo pa rin po ang mga ibang katanungan o video na maaaring sagot sa inyong mga katanungan.